Wait lang, take it. Ay, nandiyan na pala kayo. Hello mga katalakis! Welcome sa inyong paboritong online katekesis ang Katolibo! Tara, panoorin natin ang salita ng Diyos. Pagpapahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan nila kung paano siyang mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis kay Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan, sinabi niya, Bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis. At dinala sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, Kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila sa kanya, Kay Cesar! Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello mga bata! Magandang araw! Welcome sa Katolago! Dito na naman tayo, no? Upang pagninilayan na naman natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ano na naman kaya ang magandang aral na matutunan natin para sa linggong ito? Handa na ba kayo? Sige nga, tanong ko sa inyo mga bata. Meron bang hindi pinagmamay-ari ang Diyos? Sa palagay ninyo, meron bang hindi niya pinagmamay-ari? Ito po ang tatandaan natin mga bata, na walang hindi pinagmamay-ari ng Diyos. Lahat ay sa Kanya, sapagkat Siya ang may likha ng lahat. Kanina, mga bata, sa ating ebanghelyo na ating narinig, may tanong ang mga tao kay Jesus. At tinatanong nila, ang tanong nila ay nagpapahiwati kung no, sino ang dapat nilang sundin, no, si Hari Herodes ba o ang Diyos? Sino itong si Hari Herodes? Na si Hari Herodes, siya po yung namumuno sa Israel nung sinakop ng mga Romano ang bayang Israel. No? Siya yung namumuno sa kanila. Kaya ang tanong nila, sino ang dapat nilang sundin? Si Hari Herodes o ang Diyos? Sa mga bata, sa palagay ninyo, sino ang dapat sundin? Si Hari Herodes o ang Diyos? Alam ninyo mga bata, kanina no, sumagot si Jesus. At ang sagot niya ay tila nagpapahiwatig na no, ang pagsunod natin sa mga namumuno sa atin ay nagpapahiwatig din ng ating pagsunod sa Diyos. Sapagkat nga, no, kaloob ng Diyos na may mamumuno sa atin upang magkaroon tayo ng maganda at mabuting buhay. No, halimbawa, mga bata, no, pagpalagay natin wala tayong pangulo, wala tayong presidente, o kaya'y walang mga pulis, o kaya'y wala tayong barangay kapitan, ano kaya ang mangyayari sa atin? Siguro napakagulo, ano? No? Siguro marami ang magnanakaw kasi nga, no? Hindi sila takot magnakaw kasi wala namang huhuli sa kanila. Hindi naman sila makukulong kasi walang namumuno sa atin. O kaya mga bata, ngayong panahon ng pandemya, no, itong COVID-19 virus, itong nakakahawang sakit,
na pagpalagay natin, walang namumuno sa atin. Walang nagsasabi sa atin na ang mga bata at mga matatanda ay bawal lumabas. No? Bawal silang pumunta muna sa simbahan. O kaya'y bawal muna sila pumunta sa mga maraming tao na lugar. Kasi nga, yung mga bata at mga matatanda ay madaling mahahawaan ng sakit. No, kung walang nagsasabi nun sa atin, o kaya walang magsasabi sa atin na pag lumabas tayo ng bahay, kailangan mag-face mask o kaya maglagay ng face shield para hindi tayo magkakaawaan. No, kung walang nagsasabi nun sa atin, walang namumuno sa atin, no, nako, delikado tayo. No? Siguro ngayon nagkakahawaan na tayo, no? Sa virus, talagang mapapahamak tayo. Kaya importante na may namumuno sa atin. Kaya ang pagsunod natin sa mga namumuno sa atin ay pagsunod na lang din naman natin sa ating Panginoong Diyos na walang ibang hinahangad na kundi magkaroon tayo ng mabuting buhay at magandang buhay. Kaya no, mga bata, maging masunurin tayo sa mga namumuno sa atin. Maging no, mabuti tayong no, mamamayan ng ating bansa, ng ating lipunan. Pero alam ninyo mga bata, ang pagiging no, mabuting mamamayan ng ating lipunan ay nag-umpisa yan sa ating tahanan. No, alam ninyo sa ating mga tahanan, may mga rules din tayo, di ba? Na inilalagay ng ating mga magulang, no, halimbawa, no, ang ating mga magulang, no, naglagay sila ng mga rules na ganito, no? Sino sa inyo ang maghugas sa umaga, maghugas ng pinggan o sa tanghali o sa gabi, no? Naglalagay din sila ng oras para mag-aral, no, oras para panood ng TV, oras para magpahinga, no? Lahat, no, sa bahay natin may mga rules tayo para gumanda at maging mabuti ang ating buhay. Yan. Pag di tayo sumunod, nako, no, magulo sa loob ng bahay. Kaya mga bata, no, ang pagsunod natin sa ating mga magulang ay ganun din ang pagiging masunurin natin sa ating Diyos. Sapagkat ang ating mga magulang ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang magkaroon nga tayo ng maganda at mabuting buhay. Kaya mga bata, ito yung laging tatandaan natin, no? Ang paging masunurin natin sa mga namumuno sa atin sa lipunan, no? At ganun din, pagsunod natin, pagiging masunurin natin sa ating mga magulang sa bahay, ay pagsunod din naman natin sa ating Panginoong Diyos na walang ibang hinahangad na magkaroon tayo ng maganda at mabuting buhay. So yun lang mga bata sa ngayon. Sana may natutunan tayo sa magandang balita ng ating Panginoon. At lagi nating tatandaan, ano yun mga bata? Pag may salita ng Diyos, may paglago. Siya nawa. So tulad yan ng mga binanggit ni Father Randy kanina, yung pagsunod sa ating mga magulang, sa utos, payo nila, no? Sa rules, sa loob ng school. Ngayon, pandemic, mga katola kids, bawal kayo lumabas, di ba? Tulad niya kanina yung sabi sa kanta, bawal lumabas. So napakadami nating mga sinusunod, eh para din naman sa ating kaligtasan yun. At ang lahat ng pagsunod natin ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano nga ulit? Tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kagustuhan ng Diyos na tayong lahat ay mapabuti at malayo sa kapahamakan. Tara, dasalin natin ang Aba Ginoong Maria. Natin ang Aba Ginoong Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak.
anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.